Sa mundong ginagalawan natin, hindi lamang mga tao ang naninirahan. Ayon sa mga alamat at kwentong bayan, may mga nilalang na nagtatago sa dilim, mga aswang, manananggal, at iba pang mga nilalang na tila sumasalungat sa ating pagkaunawa ng realidad. Ang mga ito'y bahagi ng misteryo at takot na bumabalot sa ating kultura, at sa bawat sulok ng ating mga bayan at probinsya, nananatili ang tanong, sila ba'y katang isip lang o tunay na banta sa ating buhay? Sumama sa akin at sabay nating tuklasin ang mga kwento ng mga nilalang na hindi natin nakikitang kasama natin sa mundong ito. Kwento ng takot at pag-ibig. Sa isang tahimik na baryo sa Negros, nakilala si Marco, isang masipag na manggagawa sa Bukirin. Isang araw, sa isang piyesta, nakilala niya si Elena, isang magandang dalaga na agad niyang nahulog ang loob. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng tawanan at saya, at hindi nagtagal, nagdesisyon si Marco na ligawan si Elena. Mabilis ang kanilang pagsasama, nagpakasal sila sa simbahan ng baryo. Para kay Marco, tila siya ang pinakamapalad na tao sa mundo, ngunit sa likod ng ngiti at saya ni Elena, may nakatagong lihim. Ang hindi alam ni Marco ay may lahi pala itong aswang, isang nilalang na bumabalikwa sa gabi upang maghasik ng takot at pangil ng mga tao. Isang gabi, habang natutulog si Marco, nagising siya sa kakaibang tunog. Duminig siya ng mga ungol na tila mula sa isang hayop. Kinabahan siya ngunit naisip na baka ito ay mula sa mga hayop sa paligid. Subalit, nagising siya sa mas nakakabahalang tanawin, nakita niyang si Elena na naglalakad palabas ng kanilang bahay, hindi man lang nakapagsuot ng damit. Ang kanyang anyo ay tila nagbabago, ang mga daliri ay nagiging pangil, at ang kanyang likod ay kumikilos na parang may mga pakpak na handang lumipad. Mabilis na tumayo si Marco, nagtakip ng isang kumot sa sarili, at sumunod kay Elena. Sinubukan niyang tawagan siya, ngunit tila hindi siya naririnig. Naglakad siya sa madilim na gubat, kung saan nakita niyang nagtipon ang mga nilalang na katulad ni Elena, mga aswang na nag-aabang sa kanilang mga biktima. Tumigil si Marco sa isang madilim na sulok ng gubat at unti-unting naisip ang katotohanan. Si Elena ay hindi lamang isang ordinaryong babae, siya ay isang aswang. Sa mga sandaling iyon, nadama niya ang takot na walang katulad. Napag-isip-isip niya na lahat ng mga kwento na narinig niya tungkol sa mga aswang ay totoo. Habang patuloy ang mga ungol at sigaw ng mga biktima sa malayo, nagpa siya si Marco na bumalik sa kanilang tahanan. Ngunit nang bumalik siya, nakita niya si Elena na nagbabalik mula sa gubat, may daladalang isang bagay na tila nanggagaling sa isang tao. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa dilim, puno ng gutom at pagkasakim. Nang makalapit siya, nahulog ang dala ni Elena isang sariwang puso na pinaghirapan ng isang buhay. "Marco, mahal ko, kumain ka," ang sabi ni Elena na may kakaibang ngiti. Ngunit sa kanyang isipan, alam ni Marco na hindi siya maaaring maging bahagi ng mundong ito. Tinatakasan niya ang katotohanan na ang kanyang asawa ay isang aswang. Mula sa gabing iyon, nagdesisyon si Marco na umalis. Hindi na siya muling bumalik. Lumayo siya sa baryo, dinala ang takot at sakit ng kanyang puso. Nalaman niya na ang pag-ibig ay hindi laging sapat upang iligtas ka sa mga itinatagong lihim. Sa bawat paglipas ng gabi, palaging naaalala ni Marco ang kanyang asawa. Pero sa likod ng bawat alaala, nariyan ang pangako ng takot at panganib na dulot ng isang aswang. At sa baryo, patuloy ang kanyang kwento bilang isang babala sa mga taong umiibig ng walang kaalaman sa nakatagong katotohanan. Pag-ibig at takot. Sa isang tahimik na baryo sa Bohol, si Antonio ay isang masipag na magsasaka. Mahilig siya sa mga kwentong bayan, lalo na ang mga kwento ng kababalaghan na madalas na isinasalaysay ng kanyang mga matatandang kamag-anak. Ngunit, sa kabila ng kanyang takot sa mga aswang,
hindi niya akalain na ang kanyang kapalaran ay mapapaloob sa isang ganitong kwento. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa isang piyesta, nakilala niya si Rosa, isang magandang dalaga na naglalakad din sa madilim na daan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan, at ang kanyang ngiti ay puno ng hiwaga. Agad na nahulog ang loob ni Antonio kay Rosa, at hindi nagtagal, nagpa siya silang magpakasal. Nagsimula ang kanilang masayang pagsasama, ngunit may mga pagkakataong may mga kakaibang pangyayari. Minsang gabi, habang natutulog siya, nagising si Antonio sa isang kakaibang tunog. May narinig siyang ungol at tila mga kalusko sa labas. Nang lumabas siya upang tingnan, nakita niyang si Rosa na naglalakad sa gitna ng gubat, may daladalang isang bagay na tila nagliliyab. Rosa, tawag niya, ngunit hindi siya pinansin ni Rosa. Lumapit siya, at sa kanyang paglapit, napansin niya ang mga mata ni Rosa na parang nagbabago, nagiging mas maliwanag at nakakatakot. Nang makalapit siya, napansin niya na sa kanyang mga kamay ay may daladalang isang sariwang puso. Nagtakbuhan ang kanyang puso sa takot at pagkabigla. Anong ginagawa mo? Tanong niya, nanginginig ang boses. Si Rosa ay humarap sa kanya, at sa isang sulyap, nahulog ang kanyang ngiti. Hindi mo ba alam, Antonio? May lahi akong aswang. Dahil sa takot, tumalikod siya at tumakbo pabalik sa kanilang bahay, ngunit nahulog siya sa lupa. Naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Pagsapit sa bahay, sarado niya ang pinto at nagtatago sa likod nito. Ngunit sa kanyang isip, alam niyang hindi siya ligtas. Habang nagtatago, nakuha ng takot ang kanyang isip. Naalala niya ang mga kwentong narinig niya mula sa kanyang mga ninuno tungkol sa mga aswang na nagiging mapanganib sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanyang puso ay tila nahahampas habang naiisip ang katotohanan, ang kanyang asawa, ang kanyang pinakamamahal, ay isang nilalang na nagtataglay ng isang madilim na lihim. Ngunit, sa kabila ng kanyang takot, hindi siya makapaniwala. Naisip niya na dapat niyang harapin ang katotohanan. Kinabukasan, nagpa siya siyang makipag-usap kay Rosa. Tinanong niya siya tungkol sa kanyang lahi. Bakit mo ito itinago sa akin? Bakit ako? Tanong ni Antonio, umiiyak. Dahil mahal kita, sagot ni Rosa, ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Ngunit hindi ko kayang kontrolin ang aking likas. Sa mga ganitong oras, kapag ang buwan ay mataas, ang aking kalikasan ay nagiging mas malakas. Nagdesisyon si Antonio na hindi na siya makakapagpatuloy sa ganitong buhay. Humingi siya ng tulong mula sa isang lokal na albularyo, na nagbigay ng mga ritual at gamot upang protektahan siya. Ang albularyo ay nagbigay ng babala, kapag ang isang aswang ay nagpa siya na pumasok sa isang relasyon, kailangan mo silang harapin sa kanilang tunay na anyo. Isang gabi, habang nagdarasal si Antonio, muling umakyat ang buwan sa langit. Naramdaman niyang nagbago si Rosa. Lumabas siya at nakita niya ang kanyang asawa na nagiging aswang, kumikilos na parang hayop. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa dilim. Antonio, kailangan mong tanggapin ako. Sigaw ni Rosa, habang nagiging ganap ang kanyang anyo. Hindi na makatiis si Antonio. Pinili niyang talikuran ang kanilang pagmamahalan at umalis. Tumakas siya mula sa baryo, bitbit ang takot na dulot ng isang lihim na hindi niya dapat nalaman. Mula sa araw na iyon, naging alamat si Antonio sa baryo, isang kwento ng takot at pag-ibig na hindi natapos. Ang kanyang kwento ay nagsilbing babala sa mga tao tungkol sa mga lihim ng mga nilalang sa dilim, na maaaring nakatago sa likod ng isang ngiti. Ang kwentong ito ay paalala na ang pag-ibig at takot ay hindi laging magkakatugma. S. Pangbaryo sa Bantayan Island, nakilala si Carlo, isang masipag na mangingisda. Palaging maingay ang kanyang bayan dahil sa mga piyesta at pagdiriwang ng mga tao, ngunit sa kabila ng kasiyahan, palaging may mga kwentong bumabalot sa dilim, mga kwentong tungkol sa mga aswang na nagtatago sa mga anino ng gabi. Isang araw, sa isang piyesta, nakilala ni Carlo si Maya,
isang napakagandang babae na nahulog ang loob sa kanya. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng saya at tawanan, at hindi nagtagal, nagdesisyon silang magpakasal. Para kay Carlo, siya ay tila nakatagpo ng kanyang tunay na pag-ibig, ngunit sa likod ng masayang mga ngiti ni Maya, may lihim na nagkukubli. Makalipas ang ilang buwan ng masayang pagsasama, napansin ni Carlo ang ilang kakaibang pangyayari sa kanilang tahanan. Isang gabi, habang natutulog, nagising siya sa mga kaluskos at umol na tila galing sa gubat. Nagpa siya siyang tingnan kung ano ang nangyayari. Nakita niya si Maya na naglalakad sa madilim na gubat, may dalang isang bagay na naglalagablaw. Nang siya ay lumapit, nabigla siya nang makita ang mga mata ni Maya na nagiging maliwanag at ang kanyang mga daliri ay tila nagiging pangil. "Maya, ano ang ginagawa mo?" tanong ni Carlo, nanginginig ang boses. Ngunit hindi siya pinansin ni Maya. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Pero sa likod niya, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya, at ang puso niya ay tila tumalon sa takot. Pagdating sa bahay, nahanap niyang nakasara ang pinto, ngunit sa loob, narinig niya ang malalim na boses ni Maya na nag-uutos. "Buksan mo ang pinto, Carlo. Kailangan mo akong tanggapin." Napagtanto niya na ito ay hindi na ang kanyang asawa na kanyang minahal. Kinabukasan, nagpa siya siyang makipag-usap kay Maya. Sinubukan niyang tanungin siya tungkol sa kanyang mga kakaibang pag-uugali. "Maya, may nangyayari sa iyo. Hindi kita makilala," ang sabi ni Carlo. Si Maya ay tahimik, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng lungkot. "May lahi akong aswang, Carlo. Hindi ko ito maiiwasan. Ang aking pamilya ay may kasaysayan na puno ng lihim." Ang mga salitang iyon ay tila isang panggugulat na kidlat sa kanyang isip. Sa mga kwento ng kanyang kabataan, narinig niya ang mga sali ng mga aswang na kumakain ng mga tao sa dilim. Natakot siya, ngunit mahal na mahal niya si Maya. Nais niyang magtiwala sa kanya, ngunit ang takot ay unti-unting kumakalat sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, naging mas malala ang mga pangyayari. Minsan, nagising si Carlo sa gitna ng gabi at nakita ang mga anino ng mga nilalang na nag-aabang sa paligid ng kanilang bahay. Ang mga ungol at sigaw ng mga tao sa malayo ay tila nagsisilibing babala sa kanya. Nagpa siya siyang kumonsulte sa isang lokal na albularyo na kilala sa pagtrato sa mga aswang. "Ipinanganak ang aswang sa kadiliman," sabi ng albularyo. "Kapag sila ay nagmamahal, nagiging mapanganib sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Kailangan mong harapin siya sa kanyang tunay na anyo upang makapagdesisyon." Isang gabi, muling umakyat ang buwan sa langit, at muling nagbago si Maya. Tumakbo si Carlo papunta sa gubat, at doon, nakita niyang nagiging aswang si Maya. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa dilim at ang kanyang boses ay puno ng gutom. "Carlo, mahal kita. Huwag kang umalis," sigaw ni Maya, ngunit si Carlo ay nagpa siya nang iwanan siya. Umuwi si Carlo sa kanilang bahay, ngunit ang takot at pag-aalala ay nanatili. Mula sa araw na iyon, nagpa siya siyang umalis sa Bantayan Island, bitbit ang sakit ng isang kwento na hindi natapos. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na kayang pigilan ng mga lihim na nasa likod ng dilim. Sa baryo, ang kwentong ito ay nagsilbing babala sa mga tao. Isang kwento ng pag-ibig na napalitan ng takot at ng mga aswang na nagtatago sa likod ng masayang ngiti. Sa likod ng bawat ngiti ay maaaring may mga lihim na handang dumating sa pinakadilim na oras. Ang sumpa ng aswang. Sa isang tahimik na bayan sa Alegria, Cebu, nakilala si Marco, isang masipag na mangingisda. Bawat umaga, siya ay umaalis sa kanilang bahay upang manghuli ng isda sa dagat, at sa bawat gabi, siya ay nagkukwento ng mga alamat at kwento ng kababalaghan sa kanyang pamilya. Isa sa mga kwentong madalas niyang marinig ay tungkol sa mga aswang, mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo at kumagat sa kanilang mga biktima. Isang araw, habang naglalakad siya sa pamilihan, nakilala niya si Liza, isang magandang dalaga na nagtitinda ng mga prutas.
Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at agad silang nahulog sa isa't isa. Maganda ang kanilang kwentuhan at hindi nagtagal, nagdesisyon silang magpakasal. Para kay Marco, si Liza ay tila isang biyaya mula sa langit. Ngunit, hindi niya alam na sa likod ng ngiti ni Liza, mayroong madilim na lihim na nagkukubli. Makalipas ang ilang buwan ng masayang pagsasama, napansin ni Marco ang ilang kakaibang pangyayari sa kanilang tahanan. Tuwing madaling araw, naririnig niya ang mga kaluskaw sa labas, parang may mga nag-uusap sa dilim. Isang gabi, nagising siya sa gitna ng ingay, at nang lumabas siya upang tingnan, nakita niyang si Liza na naglalakad sa likod ng kanilang bahay. May dala siyang isang bagay na nagliliyab, at ang kanyang mga mata ay parang nag-aapoy. "Liza, anong ginagawa mo?" tanong ni Marco, nanginginig ang boses. Ngunit hindi siya pinansin ni Liza. Ang kanyang mga daliri ay nagiging mahahabang pangil, at ang kanyang ngiti ay tila puno ng takot. Agad siyang bumalik sa loob ng bahay, ngunit ang takot ay patuloy na nag-iinit sa kanyang dibdib. Kinabukasan, nagpa siya si Marco na harapin si Liza. "May mga nangyayari, Liza. Hindi ko na alam kung anong totoo," sabi niya. Si Liza ay tumahimik, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. "Marco, may lahi akong aswang. Ito ang dahilan kung bakit kailangan kong lumayo sa iyo tuwing madaling araw," sagot niya, na puno ng pagsisisi. Nawala ng mundo si Marco sa kanyang narinig. Ang kanyang puso ay tila nahulog sa ilalim ng dagat. Naalala niya ang mga kwentong narinig niya mula sa kanyang mga ninuno tungkol sa mga aswang na kumakagat sa mga tao sa dilim. Ang takot at pagmamahal ay nagsalo-salo sa kanyang puso. Nagdesisyon siyang hindi na siya aalis, dahil mahal na mahal niya si Liza, ngunit nagpa siya siyang humingi ng tulong mula sa isang albularyo sa kanilang bayan. "Kapag ang aswang ay nagmamahal, nagiging mapanganib sila," sabi ng albularyo. "Kailangan mong harapin ang kanyang tunay na anyo at tanggapin siya sa kabila ng kanyang likas." Uminom si Marco ng mga potion na ibinigay ng albularyo upang protektahan ang kanyang sarili, ngunit alam niyang hindi madali ang laban na ito. Isang gabi, nagpa siya siyang muli na sundan si Liza sa gubat. Nang makita niya siyang nagiging aswang, nakaramdam siya ng takot, ngunit sa kanyang puso ay may pag-asa. "Liza, huwag kang magalit sa akin. Mahal kita kahit anong mangyari," sigaw ni Marco, at ang kanyang boses ay umabot sa kanyang asawa. "Marco," sigaw ni Liza, ang kanyang anyo ay nagiging mas mahirap, pero ang kanyang puso ay tila nagiging mas malambot. "Kailangan mong umalis. Hindi kita kayang saktan, ngunit hindi ko kayang pigilan ang aking likas." Ngunit si Marco ay nagpa siya na manatili. Nagsimula siyang magdasal at humiling na matulungan siya ng mga espiritu ng kanilang ninuno. Sa kanyang mga salita, unti-unting nawala ang dilim sa paligid, at ang anyo ni Liza ay nagbago. Ang kanyang anyo ay nagiging tao muli, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. "Marco, mahal kita. Sa kabila ng lahat, mahal kita," sabi ni Liza. Sa huli, nagdesisyon si Marco na ipaglaban ang kanilang pag-ibig. Tinanggap niya si Liza sa kanyang buhay, at sa bawat buwan ng kabilugan, nagtutulungan silang labanan ang kanyang likas na pagkatao. Mula sa araw na iyon, si Marco at Liza ay naging simbolo ng pag-ibig na kayang lampasan ang mga takot at lihim. Ang kanilang kwento ay kumalat sa bayan ng Alegria, na Gabi ng Takot. Sa bayan ng Leyte, nakilala si Alan, isang masipag at mabait na mangingisda. Kilala siya sa kanilang komunidad bilang isang mapagkakatiwalaang kaibigan at masayang tao. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa pamilihan, napansin niya ang isang magandang babae na nagngangalang Elena na nagtitinda ng mga sariwang prutas. Ang kanyang ngiti ay tila isang sinag ng liwanag sa madilim na mundo ni Alan. Di nagtagal, nahulog sila sa isa't isa at nagdesisyon na magpakasal. Matapos ang ilang buwan ng masayang pagsasama, napansin ni Alan ang ilang kakaibang pangyayari sa kanilang tahanan.
Sa mga madidilim na gabi, madalas niyang marinig ang mga umul at kaluskos mula sa labas. Minsan, nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi upang makita si Elena na nakatayo sa bintana, tila nakatingin sa dilim. Ang kanyang mukha ay nag-aalala, ngunit walang sinasabi si Elena sa mga oras na iyon. Isang gabi, nagpa siya si Alan na sundan si Elena nang siya ay lumabas ng bahay. Sinundan niya ito hanggang sa isang madilim na gubat malapit sa kanilang barangay. Nakita niyang nakatayo si Elena sa gitna ng mga puno, nag-aalala ang kanyang mga mata. Sa kanyang pagkagulat, napansin niya na may mga anino sa paligid, tila nagmamasid sa kanya. Isa sa mga anino ang umalis mula sa madilim na sulok at lumapit kay Elena. Nag-uusap sila sa isang wikang hindi niya naintindihan. "Bakit ka nandito, Alan?" tanong ni Elena nang mapansin siya. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagkabahala. "Alam ko na may mga nangyayari. Ano ang lihim mo, Elena?" sagot ni Alan, na naguguluhan. Lumuhod si Elena at umiyak. "Alan, may lahi akong aswang. Bawat madilim na gabi, kailangan kong kumain ng laman upang hindi ako tuluyang magbago," sabi niya. "Ayokong masaktan ka, kaya lumalayo ako tuwing gabi." Nanlumos si Alan sa kanyang narinig. Naalala niya ang mga kwentong narinig mula sa kanyang mga ninuno tungkol sa mga aswang at ang kanilang kakayahang manakit. Ngunit sa kabila ng takot, nagpa siya siyang harapin ang kanyang takot para kay Elena. Makalipas ang ilang araw, nagdesisyon si Alan na humingi ng tulong mula sa isang albularyo sa kanilang bayan. Ang albularyo ay kilala sa kanyang mga kaalaman sa mga nilalang at sa mga paraan upang mapanatiling ligtas ang mga tao mula sa mga aswang. "Kung gusto mong iligtas ang iyong asawa, kailangan mong ipaglaban ang kanyang pagmamahal," sabi ng albularyo. Nagbigay siya ng mga amulet at mga potion kay Alan upang protektahan siya. "Sa susunod na gabi, subukan mong sundan siya at ipakita ang iyong pag-ibig sa kabila ng kanyang anyo," aniya. Nang sumunod na gabi, muling lumabas si Elena. Sa pagkakataong ito, sumunod si Alan, nagdala ng mga amulet sa kanyang bulsa. Sa kanyang pagdating sa gubat, nakita niyang nagiging aswang si Elena. Ang kanyang katawan ay nagiging mahahabang pangil at mas mahahabang daliri. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Elena," sigaw ni Alan, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. "Mahal kita, kahit ano ka pa." Nang marinig ito ni Elena, ang kanyang anyo ay nagbago. Ang kanyang mga pangil ay unti-unting nawala at ang kanyang katawan ay nagiging tao muli. "Alan, bakit nandito ka?" tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng takot. "Hindi ko kayang iwan ka. Nais kong ipaglaban ang ating pagmamahalan," sagot ni Alan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa kanilang harapan, ang mga anino mula sa dilim ay tila nagagalit at nagsimulang lumapit. Ngunit hindi natatakot si Alan. Gumamit siya ng mga salitang itinuro ng albularyo, at sa kanyang bawat salin, unti-unting nawala ang mga anino. Ang kanilang mga mata ay bumalik kay Elena, na nagiging tao muli. "Salamat, Alan. Dahil sa iyong pagmamahal, nagawa kong labanan ang aking likas na kalikasan," sabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Mula sa araw na iyon, nagdesisyon silang manatili sa tabi ng isa't isa. Nagtulungan silang harapin ang mga hamon at patuloy na nagpa siya na mahalin ang isa't isa sa kabila ng kanilang mga kwento ng takot at pag-ibig. Sa isang tahimik na baryo sa Negros, nakilala si Marco, isang masipag na manggagawa sa Bukirin. Isang araw, sa isang piyesta, nakilala niya si Elena, isang magandang dalaga na agad niyang nahulog ang loob. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng tawanan at saya, at hindi nagtagal, nagdesisyon si Marco na ligawan si Elena. Mabilis ang kanilang pagsasama, nagpakasal sila sa simbahan ng baryo. Para kay Marco, tila siya ang pinakamapalad na tao sa mundo, ngunit sa likod ng ngiti at saya ni Elena, may nakatagong lihim. Ang hindi alam ni Marco ay may lahi pala itong aswang, isang nilalang na bumabalikwas sa gabi upang maghasik ng takot at pangil ng mga tao.
Isang gabi, habang natutulog si Marco, nagising siya sa kakaibang tunog. Duminig siya ng mga ungol na tila mula sa isang hayop. Kinabahan siya ngunit naisip na baka ito ay mula sa mga hayop sa paligid. Subalit, nagising siya sa mas nakakabahalang tanawin, nakita niyang si Elena na naglalakad palabas ng kanilang bahay, hindi man lang nakapagsuot ng damit. Ang kanyang anyo ay tila nagbabago, ang mga daliri ay nagiging pangil, at ang kanyang likod ay kumikilos na parang may mga pakpak na handang lumipad. Mabilis na tumayo si Marco, nagtakip ng isang kumot sa sarili, at sumunod kay Elena. Sinubukan niyang tawagan siya, ngunit tila hindi siya naririnig. Naglakad siya sa madilim na gubat, kung saan nakita niyang nagtipon ang mga nilalang na katulad ni Elena, mga aswang na nag-aabang sa kanilang mga biktima. Tumigil si Marco sa isang madilim na sulok ng gubat at unti-unting naisip ang katotohanan. Si Elena ay hindi lamang isang ordinaryong babae, siya ay isang aswang. Sa mga sandaling iyon, nadama niya ang takot na walang katulad. Napag-isip-isip niya na lahat ng mga kwento na narinig niya tungkol sa mga aswang ay totoo. Habang patuloy ang mga ungol at sigaw ng mga biktima sa malayo, nagpa siya si Marco na bumalik sa kanilang tahanan. Ngunit nang bumalik siya, nakita niya si Elena na nagbabalik mula sa gubat, may daladalang isang bagay na tila nanggagaling sa isang tao. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa dilim, puno ng gutom at pagkasakim. Nang makalapit siya, nahulog ang dala ni Elena isang sariwang puso na pinaghirapan ng isang buhay. "Marco, mahal ko, kumain ka," ang sabi ni Elena na may kakaibang ngiti. Ngunit sa kanyang isipan, alam ni Marco na hindi siya maaaring maging bahagi ng mundong ito. Tinatakasan niya ang katotohanan na ang kanyang asawa ay isang aswang. Mula sa gabing iyon, nagdesisyon si Marco na umalis. Hindi na siya muling bumalik. Lumayo siya sa baryo, dinala ang takot at sakit ng kanyang puso. Nalaman niya na ang pag-ibig ay hindi laging sapat upang iligtas ka sa mga itinatagong lihim. Sa bawat paglipas ng gabi, palaging naaalala ni Marco ang kanyang asawa. Pero sa likod ng bawat alaala, nariyan ang pangako ng takot at panganib na dulot ng isang aswang. At sa baryo, patuloy ang kanyang kwento bilang isang babala sa mga taong umiibig ng walang kaalaman sa nakatagong katotohanan. Minsan, ang mga halimaw ay hindi ang mga nilalang sa kwento, kundi ang mga taong nasa ating paligid, nagkukubli sa isang anyong hindi mo inaasahan. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari kayong mag-comment sa baba, or ipadala ang inyong mga kwentong matagal na ninyong tinatago. Maraming salamat sa pagsuporta. Thank you.